po siguro dapat ano dahil kasi nakikita. Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Nakakaawa talaga ang ating mga kababayan na hindi alam kung saan lalapit sa oras na maaksidente sa ginagawang daanan ng DPWH na dapat ay ang mga kontraktor at DPWH ang tutulong sa kanila. Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung paano manginig-nginig sa galit si Senator Rapi Tulfo nang makausap niya ang isang opisyal ng DPWH. Hindi naman na po siguro dapat ano dahil kasi nakikita. Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Engineer, kailangan magbayad po talaga yung contractor na yon. Eh, tatlong beses na po pala nakadisgrasya yon. Yung dalawa, hindi na matay. Swerte naman, buhay. Yung pangatlo, patay. So, dalawa lang po pwedeng kalalagyan nito. Una, magbayad sila ng maayos. And then, pangalawa, gusto ko pong madisiplina itong construction company nito. Siguro po, pinakamababa dito, suspension. Dahil po, yung paulit-ulit na disgrasya. At gusto ko rin po mabayaran yung mga iba pang na-disgrasya din. Nabayaran mo ba yung dalawang naunang na disgrasya, sir? Actually, Senator, yung mga nangyari ano na yan, nagulat na lang kami na nababalitaan namin na may nangyari pero wala nang makakarating na complain dito sa office. Eh ngayon, na ano na lang namin na may complain itong si Mr. Batarina na namatay nga rin tatay nila. So, yung sumulat nung mag-ano kayo kay Director, pinauruan sa akin ni Director yung tulad nyo. Kanyang ginawa ko, tinawagan ko agad yung contractor na makipag-coordinate doon sa given na contact person. Kaya itong sinasabi ko po, sir, ano, nung nagkaroon kami ng hearing, sinabi ko nga po to sa kay Secretary Bunuan na mag-secure po ng insurance, accident insurance, ang lahat ng mga construction company, sa lahat ng mga construction site, dapat meron pong insurance ang bawat construction site para sa mga aksidente tulad nito. Para at least pinakamababa, 1 million accident insurance. Oh, eh kasi kung wala insurance, saan sila kung pambayad? Maganda po yun kung ano, kasi insurance yan. Opo, opo. Opo. Oh. So, now, engineer, paulit-ulit na lang pala ito, naka-aksidente, itong construction company. Pakidisiplina po, tingnan ko kung saan nagkakaproblema. May kapabayan po rito. Siguro, wala sila nilagay na signage. Pabaya sila. Kaya siguro, tanggalan natin sila muna ng lisensya. Madisiplina o masuspindi. And then bayaran po itong na-disgrasya. Yung mga picture na pinakita, ay makikita mo po na may mga barikada. Actually, mayroon mga under construction na activities po sa lugar na pinangyarihan. Eh, kanya lang, eh, siyempre po, ang pinag-uusapan dito, eh, may nangyaring may namatay. Kanya naman na kinausap po na yung contractor na makipag-negotiate para ano, willing naman silang makipag-negotiate. Sir, huwag nyo nang pagtakpan itong construction company kasi tatlong tao na po ang na-disgrasya. Huwag naman po natin sisihin yung tao. Ang sisihin po natin, yung mga gumawa ng construction. Hindi po maayos. Kasi po, sir, kung meron pong mga ilaw yan po. Kinukuhan po natin yung sistema. Opo. Na sumusunod naman po sila doon sa policy na during construction, maglagay ng mga barricades, sa mga signages, ng mga warning signs. How would you know? You weren't there? Wala ka doon ah. Ba't mo nalaman yun? Ganito po, Senator, kasi project po namin yan, na nakakalabas din naman po ako, nakikita ko naman po yun. At no, sir. Titignan po natin yung mga picture na nakasend doon sa... Well, there, sir, yung picture na pinadala after the accident, na-fix na yon ikaw naman. Siyempre. You mean, nung mangyari yung aksidente, were you there? Tinignan ko ba? Wala naman talaga ako nung mangyari. During the accident? Wala naman po talaga, oh. Pero... yung mga picture, yun ang pinag-anoan natin. Kaya nga sir, yung picture na yun after the accident, nung malaman po nung contractor na ibanggit sa kanya tungkol accident, inayos na nila yung dapat ayusin. Ang tingin ko po, Senator, hindi naman picture ng contractor yung binigay po na yun eh. Yun po yung doon na nakatouch doon sa complaint eh. Sir, kung maayos po yung trabaho, wala po sanang tatlong taong madisgrasya rito. May mga nadisgrasya po kasi hindi po maayos ang pagtrabaho. Yun po ang nagiging ano natin, interpretasyon doon sa ano. Wala naman po kami may ano talaga doon. Yun po yung mga nagiging... Sir, kung kayo po humirit talaga, naniniwala. Sir, sige po, magpapatawag po ako ng hearing pati ikaw. Isasama ko po sa resource person, patatawag ko doon pati Secretary Bunuan. Would you like? Hindi naman na po siguro dapat ano dahil kasi nakikita... Hindi nga sir, nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo?
Ayon kay Senator Rapi Tulpo ay nakarating sa kanya na may namatay na naman sa ginagawang daanan ng DPWH at ang pamilya ng biktima ay inooperan lamang ng kontraktor ng 20,000 pesos na tulong. Hindi naman po. Si Secretary sa mga... Kaya nga sir eh. Hindi sir, tatlong beses na may aksidente. Sir, tatlo na. Kung unang aksidente ito, pagbibigyan kita. Pero tatlo na. So ibig sabihin pati ikaw, pabaya. Nasa ano naman po yan. Kaya nga sir, gusto mo nga sir, sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko sa Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Sir, kanya nga po, nakikipag-usap naman po kami para maipaliwanag lang naman po yung site namin. Eh, kung hindi naman po, ano, pagpasensyaan po kung medyo naging... Thank you. Okay, kasi sir, may namatay na eh. Saka isa pa sir, kung first time po ito sir, at hindi namatay, nabalian na ng... Pwede sir, pagpasensya na natin at siguro baka yung tao nagmamadali or nadulas na etc. etc. Pero sir, second, third, at the third time may namatay na, there is something very, very wrong. Yun nga po ang makurit ko lang din po. Ang alam kong kung report doon, dalawa po yung na-accident. Yung isa na... Yung isa yun nga yung namatay. Oh. Pero hindi po tatlo. Sabi mo sir, di ba tatlo? Tatlo sir, pangatlo ko yung tatay ko. Okay, tatlo sir. Okay. Anyway, engineer, hindi na ako makipag-discussion. Marami pa po akong gagawin. Siguro ikaw busy rin. Sir, senator. Opo sir, pakibayaran na lang po ito ng maayos sir, pati yung dalawang aksidente. Sige po, i-advise ko po yung contractor doon sa nagiging ano po na comment yung ano ni po, yung recommendation po ninyo. Opo, at saka gusto ko po yung itong contractor ma-sanction din po ito sir sa kanilang mga kapabayaan, engineer. Sige po, tingnan po natin yung ano, siyempre po, medyo process naman po yan pagsasanction po natin sa mga contractor at paimbestigahan po natin talaga kung yung po yung mga nangyari talaga. Sige po, naiintindihan ko po medyo process pero may sanction po talaga sir, dapat ito. Hindi po ako papayag na they're gonna get away with it. Kahit na magbayad sila, dapat may sanction. Sige po, at ano po natin. Thank you, sir. So, sir, sa Monday po, sir, pasasamahan namin itong aming kumpleno dyan sa tanggapan. At gusto ko po, sir, magkakasundo ito pong contractor at itong kumpleno in terms of dun sa danyos. Ano, hindi ako makikialam, sir, kung magkano. Pero, sir, wag lang 20,000. Kasi kung 20,000... Hindi naman po, kanya nga lang po nauna gano'n yun, nangyari na 20,000 yun, no? Dahil kahapon, nag-report nga sa akin si Miss Rose Trinidad na kinakausap nila, tinatanong nila kung makakaling demand nila. Okay. Hindi naman nagsalita. Kanya, nung kinausap daw ni Rose yung boss, yung amo, yung manager, eh sige, i-offer mo ano. Eh gayon, doon na nag-react sila na hindi naman ano. Okay. Eh totoo naman pong hindi tama naman na 20. Exactly. 20,000 lang naman yung maging pong ano. Eh rin, nasa kanila naman pong pag-uusap yun. Ah. Kung ano naman siguro yung dapat na maging ano sa both side. Ganun okay, po sige. Ganito pong gagawin ko ah. At nakikinig po si Sir. Engineer Trinidad. Si Mr. Ramiro, sasamahan po namin. Siguro po sa ano na lang, sa tanggapan ninyo, mas maganda. Ano po? Sige po, patatawag po yung contractor, sila po yes. Mag-usap. At hindi rin po kami makialam, dapat po magkasundo, wag naman po yung 20,000 kasi insulto po yun. Hindi naman po, ano, kasi nga lang dila sila nagbigay ng offer eh. Sige po. Kaya lang, siyempre, kung kayo naman po, ano, mag-offer lang kayo ng ano, gano'n lang naman opo. Po yun eh. Sige po, opo. So, opo, Engineer opo. Trinidad, yeah. Sir, doon po sa inyong tanggapan sa Monday, mag-uusap po kayo, tapos yung contractor, si Mr. Ramiro, doon po, sana magkasundo doon sa amount. Bibigyan ko po sila ng pagkakataon na sila mag-uusap talaga, Senator, dahil sila naman po yung dapat talaga mag-ano po dito. Opo, and then po, yung sinasabi ko po after that, kahit papaano po, sir, ma-sanction sila dahil doon sa kanilang kapabayaan, dahil tatlong taon na po nidisklasya. Salamat po, Engineer Trinidad, sir. Sige po, thank you po, Senator. Magandang hapon po. Isang pagpapatunay na malaki talaga ang impluwensya ni Senator Rapi Tulpo sa gobyerno upang makapagbigay ng tulong at boses para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kaya naman i-share mo na ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, tama ba na 20,000 pesos lamang ang i-offer na tulong ng DPWH at kontraktor sa isang buhay na nawala dahil sa kanilang kapabayaan? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.